program dun sa isang orphanage. Eh, yung unit po namin yung na-assign. Ang galing ni Alice Wayaso kanina, no? Pati nga si Karen, napatawan niya dun sa magic niya kanina eh. Dumaan lang po ako para magpasalamat. Mag-isa ka, lagi mong tatandaan, laging may gustong yumakap sa'yo. Sarap sa pakaramdam ng yakap niya. Parang yakap ni inay. May nararamdaman akong kakaiba dito. Meron po kaming nakilalang magician. Alam nyo, Mami Maggie nyo, mahilig sa magic niya. Sana merong magic na makapagpabalik sa kanya, no? Yung isang pitik lang ng daliri mo, nandito na siya. Sana nga, ganun lang kadali yan. Sabihin nyo nga sa akin, sinadya ba yan? Mahirap sabihin yun, ma'am. May nakaaway ba kayo o may nagbanta pa sa buhay ninyo? Nakita mo ba yung mukha niya? Takot na takot siya sa akin. Dahil sa kanya, namatay ang mahal ko sa buhay. Kaya isa-isa rin mawawala ang mga mahal niya sa buhay. Hawa ko na ang resulta ng test niyo. Positive pa? Match pa kami ng DNA niyo. Lola, ang saya-saya ko po kasi nakilala ko si Alice Payaso. Talaga? Ikaw, Karen, Nina, nag-enjoy ba kayo? That's good. At least nakabuti yung paglabas ninyo. Dapat dalasan nyo pa para ma-entertain kayo. Oo nga po eh. Sana po makita ulit namin siya. Alam niyo, Nay, may nakilala po ako kanina, tatlong dalagita. Ang pangalan nila, Ana Karenina. Parang librong binabasa ko po. Talaga, Ana? Opo, kaso parang malungkot po ang isa sa kanila, si Karen. Pero, napangiti ko naman po siya nung binigyan ko siya ng bulaklak. Alam niyo, Nay, yung mga bata kanina nag-enjoy talaga sila. Kaya, baka po mapadalas po ang pagiging clown ko. Bakit bang hiling mong mag-volunteer? At ang gusto mong laging tulungan yung mga batang walang magulang? Yung mga taong walang matiran? Kasi po, Nay, parang meron po akong hinahanap sa buhay ko na hindi ko po makita. Pero kapag tumutulong po ako, parang nakukompleto po siya. Parang nawawala po yung kulang dito. Ma, dapat sumabay ka na sa amin mag-dinner kanina. So many things happened. My migraine is killing me, Carla. Why? What happened? Well, I think Daddy's acting strange. Kanina nga titig na titig siya kay Nina over dinner eh. I don't know why, pero parang... Carla, you're just analyzing things too much. Maybe. Pero kahit na, Daddy's really weird. Ako na lamang ang pupunta sa cemetery bukas. Maintindi naman siguro ng anak mo kung hindi ka dadalaw. Danny, tama bang ginawa natin? Anong ibig mong sabihin? Yung pagpapanggap natin. Tama ba yun? Bakit? Pakiramdam mo ba, mali? Kanino kasi... Hindi kaya pakiramdam ni Alice na may kulang dahil iba ang pagkataong ibinigay natin sa kanya. Hindi naman siya talaga kasi si Alice eh. Hindi siya ang anak natin. Matagal nang namatay si Alice. Matagal nang wala siya sa atin. Sunny, si Alice ang kapalit ng anak natin. Kinuha ng dagat si Alice, pero eto, pinalitan naman siya ng bago. Itong bago natin, Alice, wala siyang memorya nung makita natin. Sa matagal na panahon, wala namang nagtanong sa kanya o naghanap sa kanya. Yung dati. Siya ang anak natin. Matagal na panahon na nating napag-isipan yan.
anak natin siya. Kaya, Zaini, huwag mo nang isipin ang mga kung tama o mali. Ang importante, nandito siya sa atin. Kahit pagbalik-balik na rin mo ang mundo, siya na, si Alice. Oh, Ruth. Umamin ka nga, Abel. Ano mo ba talaga si Nina? Ano yung sabihin? Carla said natitig ka daw sa kanya kanina. And it happened twice, Abel. So, my dear husband, tell me, anak mo ba si Nina? Sa kaninong abet? Kahit na ilang tinig ay kaya kong tapa. Alam mo, Ruth, ang tumi mo mag-isip eh. Pati anak natin nahahawa na sa'yo. Then why are you acting so strange? Una, pareho kayo ng blood type. Tapos pareho kayong malabo ang mata. So tell me the truth, Abel. Ruth, there's nothing to tell, okay? Then bakit ka concerned na concerned kay Nina? Ruth, namatayan siya ng nanay. Malamang naawa ko sa bata, yun lang yun. You better make sure naawa lang talaga yan. Ayokong niloloko. Iniisip ko nga kung sapat ang lahat ng to kapalit ng nanay ko. Karen, huwag ka magsalita ng ganyan. Things happen for a reason. Ang isipin mo na lang, magkakasama tayo. Tama. At ang isa sa atin, pwede maging totoong anak, Karen Nina. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Hindi. Karen, ang ibig sabihin nun, ang tunay na anak, Karen Nina, may nanay pa. Si Mami Maggie. Alas right. Kahit nawalan tayo ng nanay, pero si Mami Maggie, pati na rin ang real Daddy Brent. Tigilan na nga natin yung pantasyang yan. Parehas naman silang missing in action, di ba? Wala tayong tatay. Wala tayong nanay. Karen, hindi ko normally sinasabi to, ha? Think positive. Ikaw talaga ang nagsasabi sa akin eh. Tumigil na nga kayong dalawa. Basta ako, sana makita pa natin yung mga totoong nating magulang. Si Mami Maggie man, o si Daddy Brent, o kahit sino man. Iba pa rin kasi ang may magulang.
Tulog na pala si Karen. Oo nga, kasama si Ana at si Nina. Mabuti naman't nagkabati-bati na sila. If there's one thing na magandang idinulot ng kidnapping, ayan, magkakaibigan na ulit sila. You're right, Sir Nan. Ngayong magkakaibigan na sila, mas madaling makaka-recover si Nina at saka si Karen sa pagkamatay ng mami nila. If there's one thing that's important now, it's a good friend na makakatulong na makalimot. Let's go. Ano ba yan? Ardo, napapayas ko lang sa traffic business. Ang bidding kasi kami. Gusto ko mag-ibig. Ako ba? Ako malaging interesado sa business ko. Sige na, sige na. Tuloy mo tayo. Won't do you any good kung magkukulong ka lang dito. You have to face the future, Karen. Wala na. Wala na akong future. Wala na yung nanay ko. Pero di ba, Karen, nag-promise ka sa amin na tutulungan mo kaming tulungan ka? Kaya sige na, Karen, huwag ka na magbuknok dyan. Bumangon ka na. The best you can do at the moment is to forget everything. Kalimutan mo na yung nanay mo. Nina? Totoo naman eh. Kailangan mo i-let go lahat ng nagpapasama sa loob mo. At kung nanay mo yun, edi kalimutan mo siya. Ayusin daw na school project si Carla. Kaya nauna na siyang pumasok. Oh, Karel. Kumain ka. Kailangan kumain ka ng kumain. Para meron kang energy. Ha? Hindi pwedeng hindi. Oo nga naman, Karen. Magwo-worry kami kapag hindi ka kakain na maayos. Opo. Kakain na po. Naintindihan naman namin yung pinagdadaanan mo eh. Pero kailangan tulungan mo ang sarili mo at saka alagaan mo ang sarili mo para hindi naman maapektuhan ang health mo, ha? We told her the same things earlier, Lola. Tama ang lola mo, Karen. Ikaw lang makakatulong sa sarili mo. Wala kaming magagawa kung ayaw mo magpatulong sa kami. Nina, ano ginagawa mo dito?
Di ba dapat nasa bahay ka lang? Okay ka na ba? Yeah, I'm okay. Pero di ba kailangan mo ng alone time para mag-isip, para umiyak? I'm better than that, Brian. Mas madali akong makalimot kapag busy ako. Pero Nina, hindi ganun kadali yun. Namatayan ka ng nanay. Pilitin mo mang kalimutan, pero mahirap. Iba ako, Brian. I deal with pain in a different way. And for me, getting busy is the best way. Ayoko nang umiyak. Wala namang magagawa yun. Mamumugto lang yung mga mata ko. Patay na si Mom. That's that. Hindi naman sa pinapaalis kita, ha? But I need to get busy para makalimot. And I think you need to get busy too, Brian. Sigurado ka bang okay ka na? Okay ako. Promise. Animals ang may strong maternal instinct. Sila yung mga papatay para lang sa mga anak nila. Katulad ng mga alligators. Class, ang mga alligator mommies ay napaka-protective. Inilalagay nila sa bibig nila ang mga anak nila para hindi makain ng ibang mga alligators. At kapag inatake ito, these mommy fight for tooth and nails para maprotektahan lang ang kanilang mga anak. Pwede po muna ako magbanyo. Okay, sige, bye. Poor girl. Ma'am? Oh, yes. I need to go to the toilet then po. Okay, so please.
Nakita mo ba si Karen? Pinuntaan ko siya sa classroom niya eh, pero wala siya dun eh. Hindi nga eh. I can't find her anywhere. Saan na kaya yun? Ay, wait lang. Ah, excuse me. Classmate ka ni Karen, di ba? Yeah. Why? Nakita mo ba siya? Kasabay kasi dapat namin siya umuwi. Nakauwi na si Karen kanina. Nag-taxi. Sabi niya hindi daw maganda yung pakiramdam niya. And our home teacher understood naman. Kuyaga siya. Yun lang. Bye! Karen. Andre, pwede ba? Lumabas ka muna. Gusto kong mapag-isa. Para ano? Hayaan kong patayin mo yung sarili mo sa kakaiyak? No. I won't let you do that. Karen, Karen, tama na. Please. Alam mo, kalimutan mo na yung mga nangyari. Kalimutan mo na muna si Aling Suzy. Aldrin, pati ba naman ikaw? Hindi mo rin pala akong naiintindihan eh. Karen. Hindi. Lahat kayo sinasabi niyo kalimutan ko yung nanay ko. Ayoko. Ayoko kalimutan si inay. Ayoko. He needs time. At yun ang kailangan ni Karen, panahon, at ang pagmamahal na rin lahat. Sabi ko, umiiyak na naman ako. Sabi sa akin, nung clown na kakilala namin, kumain lang daw ako ng candy. Pati kahit may problema ako, matamis pa rin yung buhay. Pero Karen, hindi naman effective ang candy. May alam ako na mas effective. Nina, may nagahanap sa'yo. Daddy mo. Bakit ka nandito? Huwag ka lalapit! Huwag ka! Please! Nina, sabihin mo sa akin, anong ginawa sa'yo ni Lucas? Akala ko daddy ko siya eh. Baboy! Baboy! Apel! Ano nangyayari dito? Sino to? Si Nina. Bumigay na rin. Iyak kasi siya ng iyak kanina. Bakit daw? Ayaw nga magsalita eh. Kahit kay Lola ayaw niya sabihin yung kaso. Alam mo ba nakapagsuntukan si Daddy dito kanina? What? Don't worry, Carla. I'll talk to you. This is the first time na nanggulo ka sa bahay ko. Abel, please tell us. Ano ba ang nangyayari? Ang kaya sa tingin ko kasi sinubukan muli siya yung nilukas ni Nina. Huh? Oh my God! Pagsuntuhan ko sa tatay ni Nina? Dapat huwag mo nang alamin. Aminin mo na ang totoo. Kung hindi mo anak si Nina, ano siya? A young mistress? Saan dumi mo mag-isip? Malalaman ko na rin ang tinatako mo, Abel.